Hello mga kabayan, mga OFW, welcome back sa ating channel, NinsM.tv. Alam niyo ba mga kabayan na ayon sa tagapagsalita ng Ministry of Health ng Saudi Arabia ay mas malakas at mas mabisa umano ang dalawang magkaibang brand na bakuna na iyong matatanggap. Halimbawa na lamang kung ikaw ay nakatanggap ng Pfizer at ang iyong pangalawang bakuna ay AstraZeneca, ay mas epektibo umano ito na panlaban sa COVID-19 infection. Ano nga ba ang ginagawa ng bakuna sa ating katawan? Kabayan ko OFW, ito ay hindi gamot. Ang ginagawa ng bakuna sa ating katawan mga kabayan ay ginigising lamang ang panlaban sa mga virus na tinatawag din na antibodies. Para kapag nakapasok ang virus sa inyong katawan ay madali itong malabanan at madali itong mapuksa. At nang sa gayon ay hindi na kayo magkakaroon ng malalang sintomas laban sa COVID-19 infection. Hello mga kabayan, mabilis ang update na naman tayo patungkol pa rin sa paglaganap ng COVID-19 dito sa Kingdom of Saudi Arabia sa ating bansang Pilipinas at sa buong mundo. Pero bago tayo magtungo sa pinaka-highlight ng update natin sa araw na ito ay alamin muna natin ang kalagayan sa buong mundo. Ayon sa Worldometer mga kabayan, meron ng mahigit 225 million na naitalang kaso sa buong mundo. Bilang naman ng mga nasawi ay meron ng mahigit 4.6 million. Samantala ang bilang ng recoveries ay meron ng mahigit 202 million. At ang natitirang active cases sa buong mundo ay meron pang mahigit 18.7 million. Ito naman mga kabayan ang mga nangunang bansa ng may pinakamaraming naitala ng COVID-19 cases. At yan mga kabayan ang update natin sa buong mundo. Magtungo naman tayo sa update sa bansang Pilipinas. Bagamat bahagyang bumaba ang bilang ng kaso sa ating bansa, ay mataas pa rin ang bilang nito. Meron pa rin mahigit 21,000 na new confirmed cases in just one day. At ang total confirmed cases ay umabot na ng mahigit 2.2 million. Ang bilang naman ng mga nasawi dahil sa COVID-19 ay meron ng mahigit 35,000. Samantala ang bilang ng recoveries na patuloy din naman ng pagtaas ay meron ng mahigit 2 million. Ang natitirang active cases na patuloy na nagpapagaling sa mga araw na ito ay meron pang mahigit 181,000. Yan mga kabayan ang update natin sa ating bansa. Tungo na nga tayo sa pinaka-highlight ng update natin sa araw na ito dito sa Kingdom of Saudi Arabia kung saan tayo nakadistino bilang isang OFW. At good news pa rin mga kabayan, tuloy-tuloy pa rin ang pagbaba ng bilang ng kaso dahil sa huling ulat ng Ministry of Health ay 80 lamang na new confirmed cases ang naitala sa loob ng isang araw. Pero ang total confirmed cases ay umabot na ng mahigit 545,000. Ang bilang naman namang nasawi ay meron ng mahigit 8,600. Sa kabilang banda, ang bilang ng recoveries ay patuloy din ang pagtaas, meron ng mahigit 535,000. Samantala ang active cases ay meron na lamang mahigit 2,200. Ito naman ang mga nangunang cities, regions or provinces ng Saudi Arabia sa mga bagong kaso na naitala sa araw na ito. At yan nga mga kabayan, ang mabilis ang update natin sa araw na ito. Maraming salamat muli sa pagsubaybay sa ating channel, NinsM.tv. At kung gusto mong manatiling updated sa mga bagong videos and updates natin, ay click lang ang subscribe button or mag-comment ka dyan sa baba at susubukan natin sagutin within 24 hours. Muli, NinsM.tv, nagpapaalam.